Ako po si Emmanuel Esmilla, 14 years old po. Nakatira po ako sa Kaybagal South, Tagaytay City. Membro po ako ng BCPC. Napasama po ako bilang membro ng BCPC noong 2011. Nagkaroon po kami ng KD Assembly. Tapos doon po, nagkaroon po kami ng botohan. Tapos ako po yung napili ng mga bata dito bilang mamumuno po sa kanila. Yung karaniwan ko po, yung pakinggan po yung kanilang mga gusto. Tapos ilalapit ko po sa barangay kung pwede po ba yon. Tapos nagkakaroon po kami ng mga meeting. Tapos kung maaprobahan po, yun po, ibabalita ko po na sa mga bata. Tapos magkakaroon na po kami ng mga program. Yung pinakamadalas po naming nagawa, yung taon-taon na po, yung barangay paliga po, interpurok po yun. Kasi po, halos lahat po dito mahilig po sa sports. Kaya yun po yung gusto nila. Yung parang kakaroon po ng champion para matuwan man po. Marami po akong, una-una po, marami po akong natutunan kasi na-attend po ako ng mga meeting nila, nalaman ko po yung mga karapatan ng mga bata. Tapos syempre po, bilang may alam po, kailangan ko pong ibahagi yun sa mga iba para sila naman po magkaroon ng kas. Unang karapatan po ng mga bata, yung para sa akin po, yung masabi po nila kung ano po yung gusto nila, tapos po magkaroon po sila kung ano po yung gusto nila. Yung pangunahing epekto po para sa akin, na nabibigyan na isasakatuparan na po yung mga gusto nila. May nasasabihan na po sila kung ano pong gusto nila. Tapos parang may nalalapitan po sila kapag meron po silang gustong sabihin. Meron naman po, ang isa po doon yung hindi po sila minsan nagpa-participate. Minsan po, pag kakaroon po kami ng parang mini-assembly po, konti lang po yung umaattend. Pero minsan po, marami rin naman po, kaya yun lang po yung problema na. Yung mensahe ko po sa kanila, yung kung ano pong meron ka, parang yung bawat karapatan po natin, may katumbas pong tungkulin. Kung meron ka pong karapatan, dapat mo rin pong gawin yung mga tungkulin na atas eh. Yung paggagawa po ng desisyon, kasi po, noong una po, parang nagugulhan po ako kung ano po yung mga, kung ang gagawin ko po mong desisyon o yung makapagpapasaya sa akin o yung in general na po makapagpapasaya. Yung BCPC po, natulungan niyo po ako mag-desisyon ng tama na hindi lang po ako yung sasaya sa mga desisyon ko, kundi lahat po kaming magkakasama. Natuwa po sila, tapos sinuportahan po nila ako, yung tinulungan po nila ako kung ano. Minsan po, nung pag nagpapalagbook po ako, tinutulungan po nila ako, ina-assist po nila ako, suportado po nila. Ang gusto pong sabihin sa mga bata ay magkaroon po sila ng tiwala sa kanilang sarili. Kasi po nung una, takot po akong mamuno kasi baka po maraming magalit sa akin. Nung nagsimula na po ako, nagkaroon po ako ng tiwala sa sarili. Nakatatayo na po ako sa sarili kong paa. Hindi ko na po kailangan masyado ng mga tulong po sa iba. Nakakapag-desisyon na po akong tama. Bilang child representative, yun po yung maitutulong ko sa kanila. Tuturuan ko po silang mamuno sa kanilang sarili nang wala na pong tulong ng iba. Nung una po, nung elementary po ako, hindi pa po yon. Nag-start po nung high school po ako, syempre po may mga club-club po, may guidance club po, ganyan-ganyan. Doon po ako nagsimulang magsalita, magbukas po sa kanila kung ano po yung gusto kong sabihin. Tapos nasanay na po ako hanggang sa nadala ko na po dito sa barangay nung namumuno na po ako. Yung mapasaya po yung mga bata, syempre po ganoon naman po. Bilang child leader po, ako po yung boses nila. Tapos pag napapasaya ko po sila, parang nagagawa ko na rin po lahat ng tungkulin ko. Success ko na po yun. Para sa akin po, successful po yung protection po namin sa mga bata. Kasi po, bihira na po yung mga batang napapaliwala po yung buhay ngayon. Tapos konti na lang po dito o halos wala na po yung mga nagsusugal. Yung mga nagda-drugs po, wala na po. Napigilan na po yung child crimes, yung mga pang-aabuso po. Lalo-lalo na po nung natayo itong BCPC sa aming barangay.